Hello beautiful soul, welcome back to my channel. And Kabayan Gemini, this reading is for you. This is Mei Chang, I'm from Japan. Yan Gemini, sorry na ano yung ating ilaw. Yan. And salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross watcher, at sa mga bagong pasok diyan. Yan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nakakataba ng puso na yung comments. Halos lahat kayo is resonative comments na mga kabayan. Dahil ang inyong energy is naiiwan dyan. Pati isa-isa akong binabasa yan. Pati mga pangalan nyo, makuha ko lang talaga ang energy nyo. Para makaresonate lang kayo palagi sa ating reading. And syempre, maraming salamat din. Na maraming nagbabaw na si Gemini. Maraming salamat din Gemini. Sa mga nagpa-personal reading sa akin, maraming salamat. Yan, kung gusto nyo talaga na energy nyo lang ang makuha natin, dahil alam niyo naman mga kabayan na marami kayong energy sa mundong ito. Hindi lahat ito is magre-resonate sa inyo, no? Yanon. Okay, kung gusto niyo na personal reading, nahandyan po sa baba ng video natin ang all the details kung paano niyo ako kakontakin. At Gemini, this is a general reading. Kuhanin mo lang talaga yun sa iyo at itapon mo naman ang hindi naman dapat sa iyo, okay? At syempre, maaaring ito is energy mo, energy ng person mo o ng malapit sa buhay mo. At maaaring din ito is related sa work, love, job, friends, family, member, family, co-workers o sa business mo. Let's begin! Tao na nakakonek kay Gemini. Tao na nakakonek kay Gemini. Tao na nakakonek kay Gemini. Isa-isa ko ibababa dito, mga kabayan, and then i-confirm natin isa-isa dito. Alamin natin kung ano nararamdaman niya sa'yo. Tao na nakakonek kay Gemini. Iba dito may third party. Tao na nakakonek kay Gemini. Ano yung nararamdaman mo kay Gemini? Anong intention at behavior mo kay Gemini? Gemini, ano naman ang iyong nararamdaman sa tao na to? Ano naman ang the blind spot? Ang hindi mo alam sa connection ito? Let me see. At ano ang iyong energy for the month of January 2024? At siyempre, universe, ano po ang advice nyo kay Gemini? At ano naman ang overall energy po niya for this month of January 2024? Show me, show me, show me. Let's begin. Tao na nakakonek kay Gemini, anong nararamdaman mo kay Gemini? Tao na nakakonek kay Gemini, anong nararamdaman mo kay Gemini? Show me, show me, show me. Tao na nakakonek kay Gemini, thank you. Oh! Ay, baluga. Nararamdaman niya sa'yo is they manifesting you. They manifesting you and they want a new beginning. Yun. Sa magkakaiwalay. They manifesting you all. They want a miracle when it comes sa inyong dalawa. Kukontrol pa rin natin. At ano naman ang iyong intention? Tao na nakakonek kay Gemini. Ano ang intention mo kay Gemini? Tao na nakakonek kay Gemini. Ano intention mo kay Gemini? Show me. What is your intention? Ay? Dalawa. Ano yan? Intention niya sa'yo? Ba't stress? Ano intention mo sa kanya? To give stress? Ano ba yun? Siguro nabigyan mo ito ng stress, no? Ay, nabigyan ka nito ng stress. Ano, Gemini? Kasi nagkaroon ng stress. Intention niya sa'yo is, lagi kanya nang iniisip. Maaring lagi siya nag-aalala. Maaring may takot siyang nararamdaman at pag-aalala, actually, no? Handon sa palagi kanyang iniisip every night. Na nagkakaroon na siya ng migraine at insomnia or nightmare man yan. Hindi ko alam kung bakit siya na-depress or na nagkakaroon siya ng stress and anxiety na feeling burden siya when it comes sa'yo. I don't know why. Pero, I don't know, may nangyaring something ba sa inyo na na-stress siya. Eh, nakita ko naman dito, they moving. Na maaring hindi yung gulong-gulo kung tama ba yung path na tinatahak niya. No, nakikita ko dito. Let me see. I-control pa naman natin yan. At ano ang behavior mo? Tao na nakakonect? Tao na nakakonect kay Gemini. Ano ang iyong behavior? Thank you. Jungling. Hindi ko alam daw. Jungling. Nahandun yung behavior niya sa'yo is back and forth yung nararamdaman niya. Hindi niya alam. Kasi may something stress kaya may na-manifest ka naman niya. Maaaring may na-manifest ka niya. Maaaring nagkaroon ng conflict ba sa inyo? I don't know. Tingnan pa rin natin.
minamanifest kanya, pero nandun something worry and fear ako nakikita na hindi siya nakapagtutulog when it comes to, then nagkakaroon siya ng juggling, no? Na they need to control and balance yung sitwasyon yung dalawa. At Gemini, ano naman ang iyong nararamdaman sa taon na to? Gemini, anong nararamdaman mo sa taon na to? Show me. Anong nararamdaman mo, Gemini, sa taon na to? Show me. Parang magkakakonek siya, no? Nararamdaman mo sa taon na to? Ayoko ng stress. Ayoko. I want to relax. I want to recharge. Whatever kung sino man to, maaring ito is katrabaho mo, maaring love mo, maaring kapamily mo. Sabi ko sa'yo, i-connect mo sa buhay mo, okay? Ang naramdaman mo sa taon na to is, parang relax-relax lang siya, ganyan. Parang easy-easy lang siya, parang ganun ang nakita ko. Tingnan natin kung ano-ano to. Kasi this is a relax and recharge, meditate and mental peace. Ganyan. Nararamdaman niya sa'yo, they want a mental peace sa'yo, nakita ko. Gusto niya ng mental peace, gusto niya ng peace, gusto niya ng heal, ng healing. Okay? Pero Gemini, bakit ang ano niya dito is, intention niya is to give you stress. Ganyan ba? Tama ba? To give you stress, oh. To give you stress, tapos ang behavior niya sa'yo is juggling. Bakit? Nangyari. Confirm natin. Ano naman ang the blind spot o ang hindi mo alam sa connection nito? What is the blind spot o hindi mo alam sa connection nito? Please show me. What is the blind spot o hindi mo alam sa connection nito? Please show me. Ooh! Hindi mo alam sa connection nito. Eh, siguro ano? Nasa ibang bansa kayo, no? Ano to? Travel. Ang hindi mo alam sa connection nito is na nagka-travel. Or maybe, hindi mo alam sa connection nito na may gusto siyang ma-achieve. Actually, maybe ikaw, maaaring yung sarili niya, may mga gusto niya ma-achieve na something na, na magkakaroon ng fulfillment sa kanya. Ganyan, maaaring gusto niya rin mag-travel. No? Maaaring hindi mo rin alam na gusto niya na matapos yung mga hindi niya natapos sa nakaraan na sitwasyon o problema man yan o ano man yan. Ganun. Ang hindi mo alam. Kasi nakita ko, they want also a harmony, a peace, ganyan, and accomplish. Kasi may mga gusto siya ma-accomplish, mga completion, ganyan. May mga gusto siyang ganun. Success. May mga gusto siyang maging success, ma-achieve ganun. Ah, syempre, what is the energy mo ngayon, January 2024? Tingnan natin, energy. Ano ang energy mo for the month of January, Gemini, 2024? Whoo, God! What happened? A bad news. Ang energy mo ngayon, makakareceive ka ng bad news. Huh, bakit? Ang energy mo this month, Gemini, is magkakaroon mga lack of progress, lack of goal, lacking of common sense, magkakaroon mga irresponsible, ganyan, magkakaroon ng mga unhealthy lifestyle, maaring hindi ka makaipon, or maaari din na wala ka maipon na pera, or maaari din na gastos ka ng gastos ng pera for this month. Marami kang ginagastos, maraming lumalabas na pera sa'yo, ganun. Hindi ka nakapag-ipon ng pera. At universe, ano po ang iyong advice kay Gemini for the month of, what is advice ni universe sa'yo? Anong advice universe? Anong advice po kay Gemini for the month of January 2024. Show me. Ayun na, oh. Ang advice sa iyo is focus to yourself. Focus to your money. Focus to your business. Focus to your stability. Huwag kang gastos ng gastos. Okay? Magsumikap. Pinagalitan ni Ate Ivy. Sorry, Gemini. Ayun. Yun lang. Be loyal. Be loyal. Be confident. And nakita ko ito iba dito isa father figure. And then, be wealthy, yan. It's time to change your life. Okay, yun ang advice niya. It's time to change your life, yung lifestyle mo, change mo yan, and then, may mga darating na abundance, ganyan. Be matured also, ang nakita ko dito. And be success. Be successful sa buhay. At ano naman ang iyong overall energy for the month of January 2024?
Universe, ano pang overall energy ni Gemini for the month of January 2024? Overall energy po ni Gemini. Show me. Show me. Thank you po. Ooh. Make a new idea. Oh, ibig sabihin. Okay. With that dito, tapusin mo na yung mga hindi dapat. Close the door yung mga halimbawa, may mga yung mga meron in the 2023, i-close mo na yun door na yung mga bad things na nangyari sa buhay mo, kung ano man yun. Make a new beginning with this, itong January 2024. Create a new door and make a new beginning. Nakita ko dito. And also, this is a beginning and success. Okay, ang energy mo for this month is make a new project. Ito, oy, naalok sa'yo, ni universe. Ibig sabihin, yung mga walang trabaho dito, magkakaroon ng trabaho. Kung ano yung naiisip nyo, actually, na ideas, ano man yan, mag-iba ka man ng trabaho, mag-start ka man ng new project mo, ng business mo, kung ano man yung gusto mong i-create man yan, skills man yan, for sure, i-for sure mo siya. Kasi ito na inaalok sa universe na, pursue it and you will be success. This is a victory and success. Ito yung power mo. Ito yung mga achievement mo dito na. This is a beginning of your journey, your energy. Ito yung maging inspiration mo. And maaaring iba dito, create and original thinking. Maaaring mag, ano tawag dito sa Tagalog? Halimbawa, may trabaho ka na. May trabaho ka na, magusto mo pa mag, iba pang trabaho, ganun. I-force mo yon. And then nakita ko nga dito, di ba, advice sa sayo, mag-focus ka dito sa stability mo dito sa ano yung advice niya. Yun, and focus and make a new ideas, make a new project. Baka yung iba dito walang trabaho or may trabaho, baka lumipat ng trabaho. And it will success if ever na ikaw is lilipat ng trabaho, magsasucess ka. Victory and success to. This is a breakthrough. Ito ang breakthrough mo. Wow. This is a mental clarity. Ito ang katotohanan. Opportunities. Itong opportunities sa i-portion mo to. Grabe, sobra. Malaking big, this is a big breakthrough eh. Okay, let's begin. Start natin itong ano, confirmation. Tao na nakakonect kay Gemini. Nagulat yung anak ko. Bakit the magician ang iyong nararamdaman kay Gemini? Tao na nakakonect kay Gemini. Bakit the magician ang iyong nararamdaman? Show me. Show me. Show me. No, oh God. I'm manifesting, pero hindi ako makapag-desisyon. Kasi marami akong mga option ngayon, Gemini. Natatakot ako magbago. There's a cancel and delay. Kung makipagkita sa'yo or magta-travel siya together with you, there's a delay. There's something, nagkakaroon siya ng mga self-doubt. No, may mga option pa kasi siya actually. Natatakot siyang magbago ang buhay. Anak, sudugas ka na naman. Tram! Anak ko no, maganda! Hindi pwede, oh. Yun. Tingnan natin bakit ang intention niya is the Knight of Swords at the the Chariot. Bakit Knight of Swords and the Chariot ang iyong intention kay Gemini? Show me. Bakit? Bakit the Knight of Swords at the Chariot ang iyong intention? Show me. Bakit? Taon na ako. Ay. Ah. Oh, God. This is a... God, I can't... Andun yung part na pabalik sa sayo, kung nag-away man kayo o hindi, pabalik sa sayo pero hindi siya masaya. Magbibigay siya ng one more chance. Intention niya sa'yo is a one more chance. Handa kasi indecision siya. Stress siya, hindi ko alam why. Basta pabalik siya, nagulong-gulo siya. Gulong-gulo siya. As in... Na-stress na siya, gulong-gulo siya, iniisip niya every night. Then, handin time na, okay, kung nag-away man kayo or may magkakatampuhan or hindi man kayo nag-away or there's something happy lang na biruan na ganyan o ano man yan, whatever, na okay, fine, ganyan. Let's try again, ganyan. Let's try a one more chance. Pero handin yung part na kasi takot siyang mag-move on. They scared to move on eh. Takot siyang mag-move on, doon siya na-stress, kaya pabalik siya sa'yo. Andun yung na-stagnant akong nakikita. Stagnant, tapos parang hindi siya masaya. If you faking niya yung happiness niya with come sa'yo, hindi niya sasabihin sa'yo na, sasabihin niya sa'yo masaya sa, oo, okay ako, ganyan, ganyan. Intention niya ganun. Pero
deep inside, hindi siya masaya. Or vice versa to, ha, ganun. Ikuhanin niyo lang kung ano. Ganun. Oh, my God. Parang napipilitan, ganun. Oh, tamo, tapos nag-jungling siya, diba? Bakit ang behavior niya sa'yo is na two of pentacles? Show me. Bakit two of pentacles? Show me. Kahit pa aminin mo to, Gemini, hindi niya sabihin sa'yo kasi alam niya masasaktan ka. O, nag-jungling siya. Hindi niya alam kung... Kasi wish come true niya talaga. May wish eh, na something eh. Wish come true niya yung family, happy family, mga anak, happy na may anak. Gusto niya, nag-jungling siya. Back and forth kasi nararamdaman niya. Back and forth. Ba itong mga anak ko? Back and forth yung nararamdaman niya. Na gusto niya mag-end to mga difficult time na to. Gusto niya ng peace. Gusto niya ng... ito yung outcome na gusto niya. Gusto niya makapag-union. Gusto niya ng harmony and love. Gusto niya ng another together. Beautiful sa inyong dalawa. Pero nagja-jungling siya. Nalilito siya. Yung nararamdam niya is back and forth. Kasi hindi nga siya masaya. Pero pabalik siya. Pero i-fake niya yung happiness niya. Sasabihin niya, I'm okay. I'm happy. Pero not. No. Hindi ganun. May something happen na ganun. Siyempre, sila naman ang tao na magsasalita ng hindi ako masaya. Pero kasama mo siya, diba? At ano pa po ang the two of pentacles? Ba't yan ang behavior mo sa kanya? Bakit two of pentacles? Tao na ako connect kay Gemini. Bakit two of pentacles ang iyong behavior? Ang iyong behavior. So, tao na to, may pagka-player to. Outgoing, tsaka hindi seryoso. Face of Wands, and nagja-jungle siya kung magpo-focus siya sa family niya. Kung iba, kung merong mga third party na gaganap, ano, oh, hinahide niya yung nararamdaman niya, oh. Hindi siya nagsasabi na totoo. Faking happiness and hiding feelings. Something black. Ganyan. Hindi ko alam kung sino sa inyo nag-black. Ganun. And then, they want to focus, actually. Nagja-jungle siya kung magpo-focus sa family niya or magpo-focus sa iyo. Kung hindi naman walang third party, kung sa family niya, iba dito kasi nakita ko may anak eh. Kung hindi sa family niya, sa'yo. Doon siya, nagja-jungling siya, hindi niya alam yung gagawin niya, hindi pa siya makapag-desisyon. Okay, bakit naman ang nararamdaman mo sa taon na to, Gemini, is the Four of Sword. Bakit ang nararamdaman mo is the Four of Sword? Show me. Bakit Four of Sword ang nararamdaman mo, Gemini, sa taon na to? Show me. Bakit Four of Sword? Show me. Thank you. Oh! The Wheel of Fortune in reverse. There's something delay. May delay na rin dito. May delay pa dun. Ano ang nangyari? There's something bad luck. May bad luck ako nakikita. Andun yung part na nararamdaman mo na there's something loss of control with it comes sa inyong dalawa. Nagkakaroon ng mga delays, nagkakaroon ng mga setback, nagkakaroon ng parang ayaw ng pagbabago. Alam mo yun? Parang yung cycle, nararamdaman mo sa tao na ito, parang yung cycle nyo is paikot-ikot lang, ganun. Walang patutunguhan. Alam mo yun? Walang patutunguhan yung nararamdaman mo. As in, walang patutunguhan. Ganun. Galit si Ate Ivy. Nadadala kasi ako dito sa card eh. Ba yan? Ganun, walang patutunguhan. Kung nagkarelasyon kayo, then, minsan ganyan-ganyan, away or something, hindi may kayo nag-aaway. Hindi siya, nagja-jungling siya, oh. Tapos, pinipeke niya yung sarili niya. Yung nararamdaman niya. Ninahide niya. Oh, pero may namanifest ka niya. Pero I don't know why. Pero handun yung part na nararamdaman mo na walang pagbabago, walang magbabago, no changes. Ganun. Parang going around in a cycle lang. Ganyan ang relasyon niya. Walang patutunguhan. Kumbaga, walang kasal. Kumbaga, walang... Wala lang. Ganun lang yung ano yung dalawa. Okay? At bakit ang the blind spot is... Ang hindi mo alam sa connection nito is the world. Bakit the world ang blind spot in this connection? Bakit po the blind spot ang... The world ang the blind spot in this connection? Ano po yun? Maaaring siguro kasi marami siya pakarap. Itong taon na ito, maraming nakakaroon to ng problema sa pera.
gusto niya ma-achieve kasi yung something na stability. Then, gusto niya ma-achieve na business, ganyan. Maaring ganun. May gusto siya ma-achieve na something with related siya sa money. Maaring nagkakaroon siya ng problem. Ano pa ang the world? The blind spot, the world. Bakit po? Bakit ang the blind spot in this connection is the world? Bakit? Ano pa dapat nating malaman? Bakit the world ang the blind spot in this connection? Show me. Show me. Bakit the world? Thank you. Parang feeling ko gusto niya ng lakas ng loob para ma-achieve lahat ng kanyang power and determination ng kanyang mga pangarap sa buhay. Yun. Yun nakita ko. Tingnan natin itong energy mo. Bakit Page of Pentacles in reverse? Bakit Page of Pentacles in reverse ang kanyang energy for this month of January 2024? Page of andito yung parang nakikita ko dito na ay doon na part yung energy mo kasi di parang hindi ka makakaipon, magiging magastos ka, parang magkakaroon dito ng mga problema, actually. Gemini, magkakaroon ka ng mga problema, stress, struggle, ganun, something ganun, mga major challenges. Mag-feeling burden ka, ganun, sa ginagawa mong energy na to. No? Kakaroon ka ng mga problema. And then, iisipin mo yun, actually. Ano pa ang dapat natin malaman sa Page of Pentacles in reverse? Page of Pentacles in reverse, show me. Hindi ko alam kung ikaw is nagiging magastos or ikaw is nagbibigay ng pera sa ibang tao. Ganun nakita ko. Yung iba ganun. Yung iba is nagiging magastos. Yung iba is nagbibigay ng or may tinutulungan, ganun, may charity, maaring ganun, o mahiling magbigay ng gift, kaya nawawala ng pera, hindi nakapag-ipon, o maaring may tinutulungan ka na tao, maaring ganun, kaya hindi ka nakaipon, maaring ganun. Okay. Universe, bakit po the King of Pentacles po? Bakit po the King of Pentacles ang iyong advice? Bakit po the King of Pentacles ang advice nyo kay Gemini? Show me. Okay. Sabi dito is, ilet go mo na yung mga problema, yung mga bad things, mga bad mo na ginagawa. Ilet go mo na kung ano mga problema mo o mga pagsisisi na yan. Kasi tapagod ka na. Focus to your stability, ganyan, sinasabi dito. And syempre, ilet go mo na yung mga hindi dapat na kailangan. No, looking to your future. This is releasing baggage. Ito yung mga overcome of obstacle, moving forward, accept na yung mga lesson, ganyan. I-leave behind mo na yung mga hindi kailangan. Kumbaga, let go whatever holding you back in the past. Okay? Okay, anak? Okay po? Ito yung anak ko, oh. Ano kinakain mo? Ano kinakain mo? Nanitabitilo, no? Yan, ganun. Ganun, advice niya ni Universe. At tingnan natin, iba dito may mga darating na new love. Bakit po Ace of Sword ang kanyang overall energy? Bakit is absorb po ang kanyang overall energy? Okay, maaring kung ikaw is gagawa ng new project o ano, maaring may tumulong sa'yo na isang maaring kaibigan, kasama sa trabaho o ano man yan, na makipag-deal sa'yo. Okay, ano pa? Show me. Make a new beginning though. A project, a job. Bakit? Ang energy mo. May pagsisisihan ka raw oh. For this month. Ah, may mag-aaway. May mangyayaring gulo. May mangyayaring hindi pagkakasunduan for this month of January 2024, Gemini. May mga pagsisisihan ka, oh. Magkakaroon ng regret.
disappointment, failure, isolation, loneliness, sadness, may mawawala, grief. Ngayon, di kasi magkakaroon kasi ng mga hindi pagkakaintindihan. A conflict, tension, competition, battle, agreement, struggle, irritation. Then, maaaring magkakapatid or kasama sa trabaho na hindi magkakasundo-sundo. Magkakaroon ng tapakan eh, ng ego, clashing personalities, lack of control and cooperation, ganyan. Magkakaroon din ng iba kung magkakapatid, ganyan. Mga, parang there's something happen na matatalo ka. Makakaramdam ka na I'm a failure. Kasi parang iba dito is marunong magkakaroon ng away-away with magkakapatid. Something territorial. Hindi ko alam kung anong yaman yan, anong lupa yan, o lupa man yan, o ano man yan. Ganun. Something ganun. Iba ha. May aggression ako nakikita eh. Okay, that is for you for today, Gemini. I hope is kahit pa paano is nakuha ko yung energy mo, no? Sana kahit pa paano makatulong ako dito sa ating nabasa. Arigato. God bless. Arigato. Namaste. Bye.